events na po ngayon ang permanent danger zone sa paligid ng aktibo ngayong Bulkan Bulusan. Kanina may ilang umakyat sa bulkan ang inabutan ng pagsabog nito. At mula sa Huban Sorsogon nakatutok live si Jesse Cruz ng GMA Regional TV, Balitang Bicolanya. Jesse? Nandito nga tayo ngayon sa Bulkan Evacuation Center sa bahay ng Huban Sorsogon, kung saan nakikita mo sa likod ng bahagi ko yung mga evacuees, no? 249 evacuees sa kasalukuyan nakatumbas ng 151 individual ang pansamantalang niligas dito ngayon mula dun sa Puting Sapa, isa sa mga barangay na lubhang inaapektuhan nito ang pagsabog ng Bulkan Bulusan o yung nangyari kanina ang umaga ng phreatic eruption. Samantala, ligtas naman na nakababa mula sa Bulkan Bulusan ang 14 na hiker kasama ang 4 na guide matapos abutan ng pagsabog nito kaninang umaga. Base sa impormasyon, nagmula pa sa National Capital Region at Telabarzon ang mga hiker at June 4 umano ito nagsimulang umakyat. Mahigpit ngayong ipinagbabawal sa publiko ang pagpasok pa rin sa 4-kilometer permanent danger zone at pinag-iingat naman ang mga nasa loob ng 2-kilometer extended danger zone. Mula alert level 0, nasa alert level 1 na ito ngayon dahil nga sa biglang pagsabog nito. Ang abong ibinuga ng bulkan, dinala ng hangin sa direksyong kanluran. Ang resulta, ashfall sa mga bayan ng Huban at Irosin. Agad naman nagsagawa ng flashing operation o yung pagbomba sa gitna ng Mahalika Highway ang BFP Huban at iba pang mga volunteers para matanggal nga yung mga abo na nasa gitna mismo ng kalsada. Patuloy naman ang isinasagawang koordinasyon at assessment ng Sorsogon PDRRMO sa mga bayan ng Huban, Irosin, Bulusan, Barcelona, Kasiguran at Gubat na malapit mismo sa bulkan. Activated na rin ang Emergency Operations Center ng probinsya. Huling pumutok ang Bulkan Bulusan noong June 2017 hanggang sa ibinaba na ngayon ito ng FIBO sa Alert Level 0 noong August 18, 2021. Sa ngayon nga, Apia, makikita natin na patuloy yung pagdating ng mga tulong, ng mga ayuda, ano mga pagkain para sa mga evacuees na pansamantalang niligas dito ngayon. Makikita nyo rin sa likuran ko yung presensya ng Red Cross at iba't ibang volunteers para na rin alamin kung ano yung pangailangan pa ng mga evacuees na nandito. Ayon sa pakikipag-usap natin sa barangay captain ng Tughan na si Cap Elizabeth, eh kanina daw bandang hapon nung nagsimulang dumating yung mga evacuees, 45 kanina pagdating natin, ngayon nadagdagan ng 4. At patuloy namang minomonitor ng FIVOX ang mga aktibidad ng Bulkan Bulusan para mabigyan na rin ng babala ang publiko kung sakaling meron pang susunod na pagsabog ito, Pia. At yan muna ang latest mula dito sa aking location, Huban Sorsogon. Ako si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolanya. Balik sa inyo. Jesse, kamustahin ko lang, no, dahil sinabi mo nasa may git-apat